Hello everyone, this is Mommy Cherry Diary again. At dahil madami ang nagtatanong sa experience ko about sa panganganak ko dito sa Qatar. At dahil waiting na lang nga kami kung kailan lumabas ni baby. At nang maramdaman ko na on and off na ang sakit ng aking tiyan at lumala no morning, agad ako nag-prepare ng mga dadalhin namin like foods for baon, etc. At pahirap bumili ng pagkain sa Cuban Hospital kung saan ako manganganak. Hello guys, so nandito nga ako ngayon sa Cuban Hospital. 2 cm pa lang ako kasi grabe yung contraction ko earlier. And the time now is 1 p.m. Wala pa akong tulog. Nung dumating ako dito, bigla nag-stop. So, ino-observe pa. And hindi ko alam kung gusto na ba lumabas ng baby. Kasi on and off yung aking construction. So, hoping and praying na sana lumabas na siya. Oh, mantika na magat dito. Galing ni baby ah. Sama ako, dito na ako na. Pwede ka magpahatid ng ambulansya for free depende sa assessment sa'yo. But in our case, since nakalib na si husband, kasama ko siya pumunta dito at yung anak namin na si Arkisha. And dito na kami nagstay hanggang sa ako ay manganak. After one whole day ng pag-deliver ko at paghihintay ko, finally lumabas na rin si baby. Meet our new bundle of joy, baby Sheka. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili ko ang Cuban Hospital ay pwede mong isama ang iyong husband sa loob ng delivery room. Samantalang aming ate Arkisha ay naiwan sa room kung saan malapit sa delivery room. After manganak, the baby and the mother will observe 36 hours before it discharge sa hospital. Mabuti na ni Daddy. Mabuti na ni Daddy mamaya. Linisa ka ni Daddy mamaya. At para hindi mainip ang ate, binilhan siya ng kanyang daddy ng laruan at ayan, nagbablog na siya. Habang kami namang mag-ina ay naasikaso ng daddy. Dahil malayo ang Cuban Hospital, kailangan mo pa rin sadyain yung pinakamalapit na tindahan dito. Kapag kailangan mo bumili ng pagkain at ayaw mo ang pagkain sa mismo hospital. Ramadan season din that time, kaya may oras ang lahat ng mga tindahan dito. Ito pala yung kuha ko kinabukasan after ko manganak kasi kailangan na namin mag-ayos para makalabas na kami ng hospital. Happy ang aming Ate Arkisha! And yes, finally, makaka-uwi na rin kami sa aming bahay. At mahaba-habang biyahe na naman po ito. Thank you Daddy and Ate Arkisha dahil mahirap ang manganak pero iba pa rin yung moral support na kasama mo ang pamilya mo habang ikaw ay nanganganak. And thank you Qatar dahil masasabi ko naman talaga na maganda talaga yung services nila dito and higit sa lahat mura ang manganak. At dahil kami ay puyat at pagod kami ay magpapahinga muna. Thank you for watching. Bye! Birthday ko kay ate. Smiling at you. Lampy like it.
isn't way highlighted. I want to sleep here for night. Good night, baby. Opo. Yeah.
Ate. You can't. Come here.